Yun, kamusta? So, ito na yung continuation nung video kaninang umaga. Well, medyo, medyo malaki lang. Hindi ba dito sa video? So, tatanggalin ko muna to. Pero ito nga, yun. Yan, okay lang makita na dahil ito na yung address na ginamit natin. So, ito nga yung total na... Okay. Wait lang, tanggalin ko muna sa box kasi medyo malaki. Okay, so medyo mahirap lang tanggalin. Pero, yeah. Para sa mga curious kung ano itsura na naman. Yan, so babaan muna natin itong isa. Yan, wait. Ito yung hard drive. Tapos ito yung Synology. So, tanggalin natin sa box. Medyo malaki pa rin, pero ito yung Synology. Unahin muna natin iba kasi ito yung main event. Yan. So, una, ito yung hard drive. Wala nothing special naman, pero buksa na rin natin para may record din tayo. Just in case, alam mo yun, medyo palpak yung hard drive, eh, pwede natin mapabalik or mapadala pabalik. May 30-day warranty to usually pag sa... Bumili ka sa Amazon, basta na-tested, na-try mo yung tested na defective siya. So, yan. Well, ba? Ang binili natin. Yung matandaan. Ang isip ko, 8. Wait lang. 12 pala binili natin. Kala ko 8 lang. So, okay. So, 12 ba talaga? Anyway, so, 12 terabyte na WD Pro. Yan, WD Pro. Kinuha natin. Okay, so, next. Ang pagkakatanda ko, 8 ang binili ko, yata. Or dati yung sa ano, yung isa nating, wait, kunin natin iba. Ito, para ma-confirm natin, hard drive din to, dalawang hard drive dapat to. Yan, pansin nyo, di pa natin na-unbox kasi nga, inaantay natin dumating lahat ng package. Tapos ito pala yung mga ano, galing Amazon pa to. Wait. Hindi, galing Air 21. Ayan, Air 21. Ayan o. So, mangyayari nga, na-explain ko naman sa video kanina umaga, yung pag bumili kayo from Kangoo Express papuntang Pilipinas, Air 21, siguro depende sa ano. Ito, Air 21 din to. Ayan, Air 21. Siguro depende sa area, pero kasi malapit sa amin yung Air 21 eh. And yun nga rin ginamit yung courier nung nagpadala ako pabalik, di ba? Na video ko yun eh. Kasi isa DHL, yung sa iba, daming hininging requirements. Pero yun, nakausap ko dun si Kuya, rekta lang. Tanggalin ito. Okay. Yan. Okay. Hindi pa rin nabubuksan. So, 12 pa lang hard. 12 pala ito. Kala ko ano lang. Okay. So, ito yung isa. Tulad nga nang sabi ko kaninang ano, dapat 5 to. Siraulo kasi yung Amazon. Nag-double charge dun sa ano, sa Synology. Eh, yung Synology parang sa 60,000 plus. Tapos yung ginawa, biglang nag-cancel yung patapos na. Yung basta parang yung ship out na nila, biglang kinancel. Kaya, napending yung dalawa kong hard drive. So, anyway. Open natin. 12 nga yung nabili ko. Kala ko 8. 8 lang iniisip ko. Pero, so mas malaki pala yung storage natin. And, open natin. Okay, so yan. 12 din naman. Ayun, 12 na WD Pro. Oops. Masabit pa yung tablet. Ito na yung pinaka, ito yung masasabi kong pinakamahal na unbox natin sa channel. Although, isang buo siya. Isang buong package siya. I mean, hindi siya package pala. Sorry. Ang gulo natin. Uy. Oh, sumabit.
Isang buong ano, isang buong set kasi siya. Okay, so 12 tera. Okay, goods. Goods na tayo sa hard drive. Next is... next is yung... Ito. Ito yung... Ano ba to? Yun nga, 10 gig port. Ito yung lalagay natin dun sa Synology para mag-upgrade from 1 gig to 10 gig. Kung bibili kayo ng ganito, make sure yung switch nyo or yung router nyo is capable for 10 gig. Kasi kung hindi, eh, useless lang to. So, yung MikroTik natin na router is open or ports nun is open or ready for 10 gig. So, good style dun. Okay. So, yun lang naman siya. Ganun lang naman kasimple. Sasalpak lang natin to. Pero nabasa ko, kailangan muna natin gamitin yung original na port. Yung 1 gig. Yan, maliit lang naman. Pakita na rin natin. Synology. Okay. Ayan, Synology. Yun nga, sinasabi ko nga, 1 gig kailangan muna yung i-setup for setup. Kasi kung hindi, hindi na nade-detect ng network. Pero, wala nang problema yung setup lang naman yun. So, ito yun yung ilalagay natin sa likod. Ayan, so 10 gig. Hindi nakikita. Ayan. Kita ba? Hindi masyado eh, pero yan. 10 gig. Okay. Tabi muna natin. Voltage 5 na lang natin yan mamaya. Tapos, ito yung pinakaunang dumating sa lahat ng na-order natin. Kasi ito yung pinang-testing natin, eh, di ba? Yung Synology na LAN port is yun yung in-order ko diretso from Amazon. So, yun. Share ko lang. Anyway. So, ito naman yung RAM. Hindi tayo pwede magbukas ng basta-basta dahil memory to. Baka magupit natin. Okay. So, yan. Ayan na. And, nasa na. Ay, di pa rin. Check. Baka iba magupit. Save. Okay. So, 32 gig dapat to. 16, okay, goods. Kasi originally, nakalagay lang sa, ano, sa Synology is 8 gig. So, ginawa natin 32, or gagawin natin 32, pero, kasi pag 64, medyo overkill na yun, kasi ganun yung sa laptop natin, naka 64 gig. And, madalas, pumapalo lang ng 24. Bihirang-bihira ako nakita lumalagpas ng 30 plus. So, feeling ko, okay na to. Pero, although, hindi kasi sa, ano yun, sa storage set naman siya yun, pero anyway. And last is, syempre yung main event, yan, Synology, 1522 plus, yan o, 1522 plus. Ito yung sponsored sa atin ni Bec Bilbel Sarado, dahil lang kanyang pa-birthday. Oops. Open natin, open, oops. Parang di yata ka siya. Tanggalin ko muna sa box. Yeah. So, meron ganito. Tatanggalin na upper box ko na lang siya. So, yung kable. Ano pa to? Power brick. Okay, so power... Ano to? Ba't ganito yung power brick niya? Sige. Tapos, meron ng kasamang kable. Na hindi naman natin gagamitin dahil meron na tayo. Tapos meron pang, para saan to? Pang open ng ano. Okay, tapos maraming screws. Ayan. Okay. Ano pa? Ano ba sa gilid? Wala sa gilid. Ayan, wala. Dito, check. Okay, wala rin. Yun lang. Ito, nandito. Okay, so tabi na natin yan. Yung kable. Tabi natin para malinis. Yan.
Ah, so ito na yung main event. Ito na pala yung box. Oops. Wala ito, hindi matanggal eh. Yun. So wala nang laman yung box, ito na yung pinaka... Teka lang. Hey, gosh. Wait, pakita ko lang yung box. Yan. So wala na, yun na yun, pinaka laman. Wala nang silaan yung styrofoam na yan. Gilid, wala na. Okay. Yan. So dito tayo sa Synology. Yun nga sinasabi ko, originally nabili niya sa ano, na tumingin siya sa Burmore. Sabihin natin pangalan kasi doon naman talaga eh. Pero nag-refund naman sila. Ang nangyari kasi is tumagal tapos sinabi nila na defective daw yung unit, which I doubt. Tapos ang nangyari is parang tinanong kung mag-aantay na lang or hindi. Kasi ngayon nag-check ako sa online, which is mas mura nga sa Amazon. May bayad nga lang yung shipping. Pero still mas mura pa rin eh. Kasi parang ang benta nila nung in-order niya is nasa 48,999 or 48,000. Parang ganun. And then pagka bumili sa Amazon, parang nasa 42 yata ang pagkakatanda ko. 42 plus yung shipping. Still mas mura pa rin. Ang talo nga lang or ang ano nga lang dun is yung antay. Yun lang, medyo matagal. Hindi pala medyo matagal, matagal talaga kasi lahat-lahat to parang umabot din ng isang buwan mahigit eh. Okay, so ito na yung main unit natin. Yan nga, Synology. Mas malaki na to kaysa doon sa dati natin. Actually, yung dati natin, ano pa yun? Sobrang tagal na nun. Siguro mga 8 years, 7 years ago na yung unit natin. And yung unit na yun is galing pa sa 13th month. Ayan, so 5 bays to, you know, upgrade din na to, tsaka plus to. Yung isa nating unit, yung currently na running ngayon at pinaglalagyan natin ng mga ROMs, ng mga files, kung anong data, is 216J. 216J plate. So, yan. Okay, so, dito sa ilalim, ito yung RAM, SSD, cache. Ito yung nakalimutan kong bilhin pero madali naman yan. So, upgradable yan. Yan o. Hindi tayo nakabili ng cash pero okay lang. Dagdag na nga lang natin. Tapos ito yung sinasabi ko, yung port. Dito natin lalagay. Pero for now, hindi muna natin gagawin kasi kailangan muna natin i-set up. Tapos, ito yung paglalagyan natin ng hard drive. Oops. Yan, destiny natin. Maganda kasi sa kanya ganito na, hindi katulad nung mga lumang version is kailangan pang naka-unlock na ba? O naka-unlock? Ah, naka-unlock na pala yun. I-lock pa natin. Okay, so yan. Nahihila mo na lang tapos salpak, hila, salpak, hila, salpak. Mas madali na. Yan, di ba? Ganyan na lang. Yan. So, kailan nga, kulang nga tayo ng dalawa, pero naka-pending na yun. Ito yung kailangan. Kung mawala mo, feeling madali naman mag-replace kung in case na mawala mo to, pwede mong sungkitin na lang pero anyway. Ayun, so yun na yung lahat. Pero ito nga tulad ng sabi ko, hindi ko muna i-upgrade. I-set up ko muna to, kukonnect natin. Hindi ko alam kung para saan to. Ah, eSATA, ayun pala, eSATA port nakalagay naman. eSATA 12 volts tapos USB. And then LAN ports. Pwede tayo mag-aggregate parang ganoon. Pero instead na magaganoon tayo kasi medyo hassle, gagain din ng bandwidth dun. Kaya nag-recta na lang ng 10 gig. Tapos may Kensington pa. Other than that, yun, typical na Synology naman. Ang maganda nga, hindi na natin kailangan baklasin pag maglalagay tayo ng hard drive. Dito na lang recta. Pero, sige, lalagay na natin ngayon. Medyo mabigat pero testing tayo, lagay tayo isa. Ay, wait. Sige, kailangan pala natin palitan yung memory, no? So, kailangan natin baklasin. Sige, para isang open na lang. Wait. Teka, check muna natin. Okay, so, game. Wait. Hindi pa nakabukas. Okay.
So, ingat lang dahil baka matamaan natin yung memory. Ay, ito pala. Okay, shit, hindi. Open natin. Uy! Uy! Sinabi ko. So, tabi natin yan. Para, nag-check tayo ang paano daw ilagay yung hard drive or yung memory. Open natin itong mga to. Open. So, tanggalin lang natin yan. Two. Three. Four. Five. And after noon, yun. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero yun, meron nakalagay. Ito, 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 yan, 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 yan. Tanggalin natin yan. I-upgrade agad natin. Yun. Easy lang naman, oh. Easy magpalit. Easy, easy. Oops. Okay, so ito yung 8GB na Synology. Ayun na, nakalagay naman. DDR4 3208GB CL22ECC. At ang ipapalit natin is yung... Wait, hindi ko matandaan na yung specs dahil ang tagal natin bago nakuha to. Yan. Ay, 2600 lang to. Sige, okay lang. 2600, hindi ko napansin. Shit. Pero okay lang, sige. CL22, napalitan... Hindi ko napansin yun. Kala ko ano. Pero okay. Sige. 3200 na 8GB. Ito nga is 16GB na PC4. 2600. Medyo malaki ng difference ah. Okay. So, salpak na natin. Lagay lang naman natin yung ganyan lang naman. Mag-click naman yan. Oops. Baliktad. So, dapat yung eto, yung nakaharap pa ganyan. Mas makita to. To. Yan. Okay. Okay, goods. Ayun, nag-lock. Nag-lock na naman siya. Hindi masyado makita sa camera pero nag-lock na siya. And then yung next. So again, hindi ko napansin. 2600 lang pero sige, okay na yan. Ayan, so meron tayong 32GB. Ayan, ganun lang kasimple. Okay. And then after doon, lalagyan na din natin hard drive. Sige, lagyan na natin hard drive para isang setup. Okay. Fit. And sige, lagay na rin natin yung itong 10GB na port. Yeah. So dito yun. Ayan, lagay natin. Kulang tayo ng screwdriver. Wait. Anong kailangan natin dyan? Ito, feeling ko ito wa siya. Ang sakto. Ito okay na to. Thank you.
Yun. Okay. Sasalpak lang natin. Diba? Ayun, no? Ayun, kita naman. May parang port na nakabang. So, sasalpak lang natin yan dyan. And, that's it. Boom. Nice one. Ayos. Swak. Okay. Yan. So, kompleto na natin. Na-setup na natin yung Synology natin. So, ipapower up na lang natin and set up. So, medyo mahaba na. Siguro dito na natin ito tatapusin. Pero, gawin na natin separate video yun kung ano man. Anyway, so, yun lang. Salamat. Habang gumagala-gala si 50. So, hi daw sa inyo, guys. Ayun o. Hi sa inyo, guys. Hi si 50. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.